Teka, bitinin ko muna kayo. Bago tayo magpatuloy, kwento ko muna sa inyo na alam nyo ba na may binuking ang pambato natin na si Marcelito Pumoy tungkol sa kung ano ang ginawa sa kanya ng AGT bago pa man siya isalang sa grand finale ng America's Got Talent? Ang tanong dito, sa ginawa ba ng AGT sa kanya, may pag-asa pa kaya siya para masungkit ang grand prize title? Pero bago tayo dumako mismo sa sinabi ni Marcelito Pumoy sa mga bagong bisita sa channel na ito, subscribe muna kayo para sa di alam gawin kung paano mag-subscribe, ituturo ko sa inyo. Pindutin lamang ang subscribe red button at pagkatapos huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para maging updated kayo sa mga panibagong videos related sa showbiz and political issues sa ating bansa. Pagkatapos nga mag-perform ni Marcelito Pumoy sa Grand Finals ng America's Got Talent The Champions, umani ng iba't ibang reaksyon ang pagkanta niya ng isa na namang classic na kanta ni Celine Dion at Phoebe Bryson na Beauty and the Beast. At kagaya ng dati, hindi siya nabigo na mapawaw ulit niya ang mga audience at judges. Maliban kay Simon Cowell na hindi masyadong na-impress sa song choice ni Marcelito. Ito ang naging response niya. "You are very nice, very talented guy. I gotta tell you, you really really are. And this was even better than the last performance you did. Much much better. However, if it was my choice on a night like this, I would have done something less predictable." Ang sinabi na ito ni Simon ay in-interrupt ni Alicia na kung paano ito naging predictable, na kung saan hindi nagustuhan ng audience. At panel of audience ang naging sagot ni Simon. Ito ang sagot niya. "The song he's chosen are very safe. I get it. You know they are popular songs, but I just think on tonight if he had done something out of his comfort zone, like a shock to everybody." At dahil sa sinabi na ito ni Simon ay hindi nagustuhan ng mga fans ng show. At iba't ibang komento at reaksyon ang lumabas tungkol dito. May nilabas na video si Marcelito na hindi siya ang pumili ng kanta kundi sila. Ang sabi pa ni Simon, "If it was my choice on a night like this, I would have done something less predictable. The song chosen was very safe. They are popular song. If he has done has something out of his comfort zone, at a shock to everybody, my God, he has chosen that song. That could have been given you another moment." Nalito tuloy ang mga netizens sa sinabi ni Simon dahil sa naunang pahayag ni Marcelito ay si Simon nga at ang team ng AGT ang pumili ng kanyang final na kakantahin. Sa katunayan, sa isang vlog ni Marcelito ay talagang si Simon ang pumili ng kanyang kanta para sa finals. Panoorin natin ang vlog na ito ni Marcelito. "So guys, meron akong magandang balita sa inyo na meron ang napiling kanta guys. Pero sila ang pumili talaga, hindi po ako. Talaga sa akin, kung sa tingin ni Simon ay itong nakabagay sa akin, well, wala na akong magagawa doon kasi yun ang napili niya eh. Yung musician guys, hindi sila pwede sumuway doon kay Simon. For me, hindi siya talaga pang ano, hindi talaga siya pang contest." Nang dahil dito, marami tuloy ang tumawag sa AGT na cooking show dahil di umano ang resulta ay niluto na ni Simon. Ang iba naman ay nagagalit sa palabas at patuloy ang pagkomento at post tungkol sa performance ni Marcelito na hindi papanalunin si Marcelito dahil Pinoy lang siya at hindi siya Amerikano. Narito naman ang mga iba't ibang komento ng netizens tungkol sa AGT at ang performance ni Marcelito. Agad-agad niyang dinilit ni Marcelito ang video na kung saan ay sinabi niya na si Simon Cowell ang pumili ng kanta na aawitin niya sa Grand Finals ng America's Got Talent The Champions. Na sinabi niya ni Marcelito na hindi pang contest ang kanta na naging ugat para magalit ang mga fans niya kay Simon. Sabi nga ni Marcelito na dinilit niya yung video na una niyang pinost dahil delikado at mali daw ang intindi ng ibang vloggers at ibang tao na nakapanood ng video na iyon. Dahil iba ang pagka-interpret. Maraming nagkomento ng hindi maganda kay Simon at tinawag siyang racist at lack of appreciation sa talent ni Marcelito. Madlang people, racist nga ba si Simon Cowell? Dahil ba sa mga sinasabi niya may pag-asa pa kaya ang pambato natin? Panoorin natin ang video na ito na kung saan ibinuking ni Marcelito kung ano ang ginawa sa kanya ng AGT. "Hello guys, Marcelito here, MP here. Alright, makeup time. So, guys, dinilit ko muna yung unang video na aking pinost kasi medyo delikado. Kasi mali ang pagkaintindi ng ibang mga, you know, ibang mga vlogger. Kasi iba yung pagka-interpret. Interpret. So, dinilit ko muna. And huwag po kayong ma-disappoint sa kung ano man ang magiging kalabasan nung
kangandahin ko sa grand finals kasi hindi lang naman ako ang hindi lang naman ako ang nagde-decide kundi sila talaga mismo din yung mga music arranger kasi talaga naghanap sila nung kung ano talagang mas best para sa akin. Pero syempre nag-agree pa rin sila sa comment ni Sir Simon. So sila yung mga naghahanap ng way kung ano talagang mas nababagay sa akin kanta. Pero masyado nang mas maiksi yung oras nung time na yan. Kaya no choice na kami sa song na binigay para sa akin. So sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga fans ko, huwag mo kayo ma-disappoint. Kasi gagawin ko naman po yung best. Ibigay todo ko na po kung anong talagang lahat-lahat ibigay ko na. Sana po kayong mawala ng pag-asa kasi win or lose, proud pa rin ako kasi proud pa rin tayo kasi bilang isang Pilipino nakatungtong dun sa America's Got Talent the champion kasi hindi lang po kasi ordinary yan, hindi po kasi yung America's Got Talent na parang ordinary. Kaya the champion edition po kasi yan. So lahat po ay hindi lang po, lahat po yan ay magagaling. Lahat po yan ay nanalo sa iba-ibang lugar. So, yun. Kahit mismo ako, nag-suggest. Marami namang kantang sinuggest pero alam mo yung wala ng time talaga. Wala ng time para masyado ng yung oras, masyado ng konti para hanapan pa ng ibang mga songs na as in nalalapat sa akin kasi yung music arranger talaga ay sumakit na ng ulo kasi hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kaya ito na yung binigay, ito na yung best na siguro na naibigay sa akin. Well, makipag-collaborate naman talaga tayo kasi syempre sa kanilang show yan eh. Hindi naman tayo pwedeng magtataas kasi po bilang ako lang po ay mapagkumbaba. Syempre, kailangan akong sumunod. So, relax lang po mga guys. Okay, mag-alala. Kapit busy lang tayo. Okay? So, ito ngayon. Nag-prepare para sa event. Hinahanap ko nga ako. Ito. Sa mga nakakita nung naka-views nung comments ko, naka-views nung video ko, si mga nag-comment, medyo pasensya na kayo ha, huwag kayong ma-offend, huwag kayong magalit kay Sir Simon kasi kinagawa din lang naman talaga niya yung best kasi naman ay bilang bilang judge siya, gumagawa talaga siya ng paraan kung ano talagang kakaiba kasi although sabi nga niya na, nung sa comment niya nakita na niya ako bilang kumakantang ganyan, well, gusto naman yung kakaiba yung mga tipong kung ano pa talaga ang merong may ano pa ang merong mailabas ako, yung ganun, yun yung ibig niya sabihin. Kaya doon nagbabase lahat ng music arranger. Tapos syempre sa kanya po yun kailangan nila sumunod, guys. So hindi ko kasi sinasabi na ibig ko sabihin ay si Simon talaga ang yun ang gusto, doon ang gusto niya bago yung kanta na maiba. Diba? Kaya dinilit ko muna. Huwag kayo ma-disappoint. Basta ang sa akin, I'm so happy na because hindi ito pang karniwang contest eh. Hindi ito yung ordinary lang. All over the world na kasi ito na nakakinig sa'yo at nakakita. Kaya for me, okay na sa akin.
At syempre, unang-una sa lahat, papasalamat ako sa mga taong na alam mo yung tipong sumusuporta sa akin. Hindi lang mga Pilipino, kung hindi taga ibang bansa, all over the world yung mga nakakita sa akin. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, kasi po, ito po ay laban, ito po ay contest, kundi nandito po tayo para sumabak. Ganun po talaga ang laban. May manalo, may matatalo. So, kailangan mong tanggapin kung ano man ang binigay sa'yo. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi, hindi man maging para sa akin, well, sa lahat ng mga ano, lahat naman nakakakita or nakakinig ng nakakita ng videos o nakakinig ng kanta ko, sa inyo pa lang, sa pagiging tagahanga ko, panalo na ako sa inyo. Kasi alam nyo, hindi kasi basta-basta ang ginagawa ko, guys. Ito, wala akong makeup artist. Ako na nagbi-makeup sa sarili ko. Kasi ganyan no, katipid. Joke lang. Pura pa samantala lang naman ito. Actually, pag may mga ano, may mga makeup artist talaga sila. Pero pag private shows, gaya ng sariling mga show, pero sariling mong makeup, hindi nga pwedeng mga gano'n. Depende naman sa'yo eh. Depende sa'yo kung kukuha ka ng makeup artist, okay lang. Bayaran mo. Siyempre, lahat naman may bayad eh. Lahat ng kilos ng ibang tao, pag ina-reklam mo, may bayad. Hindi naman pwedeng. Bira lang mag-thank you pag kaibigan mo lang. Pag yung mga tipong rapit sa'yo, pamilya mo. Pero salamat talaga sa lahat. Salamat sa lahat ng mga viewers. Salamat. Ibali, sabi ko lang sa'yo, thank you so much sa lahat. Mahal na maro kayo. Okay, guys? Sa lahat ng mga viewers ko, thank you very much.